Diyos Ama ni Jesucristo. Kami ay liwanagan mo at tutukon kami sa iyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakikita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti, nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, siguro isa sa mga masarap na sana naaalala natin, na-appreciate natin, ay yung tuwing bagong umaga, nakakakita pa tayo. Napakasimple nito. Ano ang isang bagay na sana lagi mong naipagpapasalamat sa Diyos? Ito yung nakakakita pa tayo. Just imagine, naranasan niyo na ba yun? Isang umaga, hindi mo maidilat ang mata mo. Hilamos lang yan, madumi lang yung mata mo. Isang umaga, parang ang labo-labo ng paningin mo. Ako ho, ilang taon ang nakakalipas. Isang hinding-hinding-hindi ko makakalimot ang karanasan. Nagkaroon po ako ng retinal detachment. Natanggal ho yung retina ng aking kaliwang mata. Kaya 100% walang nakikita ang aking kaliwang mata. At yun ay biglaan. Parang lang ako napuwing. Ito babala na po sa inyo. Talagang napakahalaga ho. Hindi natin siguro napapansin, ang iniingatan mo lang yung muscle mo, ang iniingatan mo lang yung buhok mo, ang iniingatan mo lang yung bewang mo, ang iniingatan mo lang yung paa mo, yung kamay mo, yung mata. Hindi mo masyado napapansin. Baka isang araw, ikagulat mo na. Talaga ho, biglaan yon. Biglaan ang pagkabulag. Napakatagal ho ng naging proseso. Unti-unti bago ako nakakita ulit. Kaya habang binabasa natin ang Ebanghelyo ngayon, kung paano pinagaling ni Kristo yung bulag sa Bethsaida, maririnig po natin o naaalala natin sa ibang mga kwento, biglaan yung pagpapagaling ni Kristo, di ba? Sabi lang ni Kristo, umuwi ka na, magaling ka na. Hinipo lang, magaling ka na. Ito, hindi agad-agad. May proseso. Kailangan mong maghintay. Kailangan mong dumaan sa matinding pagtitiwala sa paraan ng Diyos. Hinipo ni Kristo. Nakakakita ka na? Opo, pero parang mga punong kahoy. Hinipo ulit niya. Ito'y magandang paalala sa atin.
Huwag na huwag kang basta-basta nilang susuko. Sa unang beses pa lang, nagdasal ka. Hindi mo kagad nakuha, ay wala. Sabi nga nila, trust the process. Magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang unti-unting paghupa ng baha na pumatay sa maraming tao nung panahon ni Noah. Tinitignan ni Noah, ay, may tubig pa. Tinitignan, bumababa na ang tubig. Tinitignan, tuyo na ang lupa. Ibig sabihin, darating at darating ang tamang panahon, ang tamang bagay, ang tamang oras, ang tamang tao para sa iyo. Magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Paalala, babala, huwag kang didiskarte ng ikaw lang. Huwag mong pangungunahan ang mas mabuting paraan ng Diyos. Yan ang kuminsan nangyayari sa atin. Masyado kang naiinip, masyado kang naiinggit, masyado kang nagmamadali. Kaya kahit mali, kahit masama, papatulan mo. Gagayahin mo. Wab. Hayaan mong sa iyong mabuting pagsisikap araw-araw, matupad ang mas mabuti at tamang paraan ng Diyos para sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, marahil marami pa tayong hinihingi, dinadasal, iniiyak, na wala pa, na hindi pa. Ang hingin natin sa Diyos, higit sa lahat, ay ang pananampalataya. Huwag mauubos, matatapos ang pananampalataya natin sa mas mabuti at tamang proseso ng Diyos. Lagi ko sinasabi, hindi ka patapos, inaayos pa ng Diyos, may mas mabuting plano ang Diyos. Magtiwala ka.